eyes closed, hands lifted, hands lifted up, bow our heads and close our eyes, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sige po, hallelujah. Shall we close our eyes, shall we bow down our heads, shall we lift our both hands to God, hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami pong lahat ay bukas na bukas, ituturo niyo sa oras na ito. Hindi po kami makikinig, pagkatapos makinig, ganun pa rin o wala namang mangyayari. Pagkos kami po, O Diyos, ay makikinig at makikinig po kami ng buong puso. Father, we will incline our ears unto thy saying. Amin pong ikikiling ang aming mga tenga sa inyo pong sasabihin. At ang hiling po namin, O Ama, itarap niyo po ito sa pinakawalalim na bahagi ng aming mga puso. At pagkatapos po ng araw na ito, bigyan niyo po kami ng isang tunay at ganap na pagbabago. Alam po namin, Ama, kasunod po nito ay mga galing at mga himala, mga pagpapalat, kasaganaan at katagumpayan. Salamat po, Diyos, na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. At habang tayong lahat ay nakaupo, glory to God, sabihin mo sa katabi mo, sige, sabihin mo, tignan mo sa mata. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y nagpunta rito. Hindi para mapagpala lamang, kundi para magbago. Sige, ulitin mo ulit. Now, tignan mo talaga. Take it seriously. Ayusin mo yung pakikipag-usap. Pag tawa ng tawa, huwag titingin sa ano pa man. Sabi mo sa katabi mo, ako'y nagpunta rito. Hindi para mapagpala lang. Bitawan niyo muna yung mga notebook ninyo. Kasi hindi kayo mag-aaral ng breakthrough. Pakisabi mo, breakthrough. Hindi kayo mag-aaral ng breakthrough niyan eh. Sabi mo, ako'y nagpunta rito. Hindi para mapagpala lang. Para mabago. Gusto kong magbago. Isigaw mo, gusto kong magbago. Ngayon na. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Kasi marami na tayong naririnig ng mga aral, marami na tayong naririnig ng mga testimony. Pero para sa marami, walang nangyayari. Sabi nga nila sa Bisaya, amawan kihapon. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, gusto ko ng pagbabago. Ngayon na. Lakasan mo kaya, gusto ko ng pagbabago. Magbabago na ako. Ngayon na. Amen. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Hinaan ang palakpak natin. Sige. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Yan. Buksan natin yung ating Biblia. Meron bago bago natin basahin yung text, no? Yung title po na natin o yung theme namin. Yan. God wants breakthrough in your life now. God wants breakthrough in your life now. No? Pakisabi, breakthrough. Meron sa akin nag-text. Paulit-ulit na lang nag-text. At ang sabi niya, nagbago na po ako. Sabi ko, eh di patunayan mo. Kasi sinasabi mong nagbago ka na eh. Patunayan mo. Ako, naniniwala ako na nagbago ka na. So, paniwalaan mo yung sinasabi mo sa sarili mo. At ipakita mo sa lahat na ikaw ay nagbago na. Nakikinig pa ho ba tayo? No? Ang dami kong text message na tinanggap sa kanya. Nagbago na po ako. Pinagpapaliwanag siya sa ginagawa niyang pagbabago. Isa lang ang sinabi ko. No? Hayaan mong makita ng lahat ang pagbabago mo. Amen. May tao pa ho ba rito? Kahit na mag-text tayo na mag-text, no? Magbunga nga tayo ng pagpagbubang magbunga nga ang ating nakikita yan ng marami. Useless. Amen po ba? Useless. Ang totoo lang, kahit hindi ka mag-text eh. Kahit hindi ka magbunga nga at pag nakita ng maraming tao, nagbago at nagbabago ka, tapos na yun eh. Amen po ba? Amen. Makikita natin sa aklat ng Acts chapter 9, tingnan natin ng maigi. No? A number who had practiced sorcery, Acts 9, hindi Acts 19.
mali ako yata ang mali. Sorry, baka ako mali. O baka hindi ako mali, baka yung gumawa ang mali. Hindi ko alam kung sinong may mali. Ako o baka yung gumawa ang may mali. Hindi ko alam. So, huwag na natin tingnan yung pagkakamali. Ang tingnan natin ngayon, lahat ng mga pagkakamali pwedeng maayos. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng pagkakamali ay pwedeng maayos. Acts 9. Sa verse 19. Patawarin natin, baka pinagyo ng konti. Ako siguro mali, ako mali, ako mali, hindi sila ang mali. Kasi bumabagyo eh. Misa kasi pag bumabagyo, pag nagtitext ka, bumabagyo din kasi yan eh. Yung 9 na pipindot mo, 19 tuloy. Ganyan yun, walang mali si Elma. Eh, pag sinabi niyong mali yan eh, isa yan sa bibili ng mga air conditioning unit natin. O isa yan. Ang tanong ko, siya lang ba? Dapat ikaw din, di ba? Dapat ikaw din. Minsan sabi tayo ng sabi, ang init, ang init, ang init. Ang tanong ko, ilang na i-donate mo na air conditioning unit para hindi ka naiinitan? Di ba? Dapat yun ang tanong. Di ba? Madaling magreklamo eh. Pero mas magandang hindi nang tayo nagre-reklamo tayo ay nagdo-donate. Amen po ba? Tama ba ako? Tama ba ako? Pwede natin sabihin, daming kalat. Oh, pwede natin sabihin yun. Ang tanong ko eh, isa ka ba sa nagkakalat? O isa ka ba sa nagliligpit? Pwede natin sabihin ng maraming bagay eh. Pero ang kinakailangan natin ay hindi lamang po pagkita sa mga kakulangan, bagkus, pagtugon. Amen? Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Sir Elma kasi isa siya sa magdodonate ng air conditioning unit. Amen? Amen po ba? Actually, pinakanbas ko ito. Anim ang kailangan dito. Anim na air conditioning unit ang kailangan dito. Pinakanbas ko na po ito. Kaya yung dalawa ay hindi sa patyon, pero malagaman ang dalawa, siguro makakaano pa ng labig yun. Pero baka umakal pa rin kayo. Actually, anim po ito eh. Ang alam ko, dalawa sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, ilan sa'yo? Mura lang po isang air conditioning unit, 60,000 inch. Sa dalawa, 120. Napakamura. Yan. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. Si Saul, siya si Pablo. Ang dati niyang pangalan Pablo ngayon, ang dati niyang pangalan ay Saul or Saulo, naging Pablo siya o naging Paul siya. Tinan niyo, at once, he began to preach in the synagogues. Bumabagyo kasi, okay lang yan. At once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Pakisabi, at once. Lakas na po, at once. Isa pa, mahihina eh. At once. Yan. He began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on his name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests? Alam mo si Apostle Paul, bago siya naging Paul, Saul po na siya. At bago siya naging Paul, siya si Saul. Ang trabaho niya, pampersecute sa mga Christian, sa mga Christian preachers. Pinapakulong niya ang mga Christian preachers at ang mga Kristiyano. At doon sa loob ng kulungan, hinahayaan niyang mamatay na. In fact, noon ang si Stephen na ipinagbabato hanggang mamatay, he was there giving approval no, sa kamatayan ni Stephen. Pero all of a sudden, biglang-bigla, say it, all of a sudden, biglang-bigla, nagbago ang mga pangyayari. Ang persecutor ng mamamatay tao ay naging mga ngaral ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga disipulo ay hindi makapaniwala. At sila po'y nagbubulong-bulungan at nagsasabi sa bawat isa, hindi ba ang taong ito ang naghatid, naghahatid ng maguluhan sa Jerusalem? No? Sa mga taong tumatawag sa pangalan ni Kristo Jesus, hindi ba siya yung nagbubulong sa buhay nila? Hindi ba siya ay naparito upang ipakulong ang mga mananampalataya ni Kristo at siya ay merong letter from the chief priest? Nakikinig pa ho ba tayo? Ituloy natin yung verse 22. Yet Saul grew more and more powerful and babbled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ.
Ang laki ng pagbabago niya. Noon, si Kristo ayaw niya. Yung mananampalataya ni Kristo ayaw niya. Ngayon, iba na siya. Pakisabi, iba na siya. Pinuburog niya na si Kristo ay anak ng Diyos. Na si Kristo, na si Jesus ang Kristo. After many days had gone by, the Jews conspired to kill him. But Saul learned of their plan. Day and night, they kept close watch on the city gates in order to kill him. Yung pumapatay, ngayon siya na ngayon ang papatayin sapagkat siya ngayon na isa na born again Christian. But his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the wall. Tuloy natin ang pagbasa. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Alam mo, hindi makapaniwala ang mga disipulo sapagkat ang dati nilang kalaban ngayon makampi na nila. At para patunayan na ang taong ito'y nagbago na, pakisabi nagbago na, hindi magbabago pa lang. Hindi nagpaplanong magbago, kundi nagbago na. Para patunayan, nagbago na siya, itong si Barnabas ay dinala niya si Paul sa mga apostoles. Dinala niya. At sinabi niya, totoo, ang taong ito ay nagbago na. Amen po ba? May tao pa ba rito? Totoo, ang taong ito ay nagbago na. Napakasarap na may mga taong hindi naniniwala sa iyo na ikaw ay nagbago na. Pero napakasarap na may mga taong ipagtatangkol ka na sabihin, nagbago na yan. Iba na yan. Nakita mo na ang pagbabago sa kanya. Dati ganun siya pero hindi na ngayon. Kasi kung magkabing sa kahit nagbago na tayo, maraming hindi pa rin naniniwala sa atin. Tama? Pero yung mga taong nakakita ng ating mga pagbabago, purihin ang paalan ng ating Panginoon, eh magtatanggol tayo niyan. At balikan natin yung ating team. Balikan natin yung ating team. God wants breakthrough in your life now. Lagi natin narinig yung breakthrough na yan. Lalo na sa matatagal ng Kristiyano, lalo na sa mga pangangaral, lagi natin narinig salitang breakthrough. Ano ba yung breakthrough? Breakthrough means breakthrough. Breakthrough, a sudden change from defeat or being stagnant to victory. A sudden change from defeat or being stagnant into victory. Ang ibig sabihin ng breakthrough, yan ay isang biglaang pagbabago mula sa talunang pamumuhay o pamumuhay na hindi natatalo, pero hindi rin nananalo. Nasa gitna lang. Amen po ba? Iyan ay isang biglang pagbabago mula sa talong pamumuhay o pamumuhay na hindi umuulan, hindi lumalago, patungo sa tagumpay. Amen! That is breakthrough. Misan lagi na narinig, kailangan ba makaka-breakthrough? Full-time ka, lumabas ka, full-time ka, lumabas ka ulit. Kailangan ba talaga makaka-breakthrough? Diba? Lagi natin narinig yan. Iniwan mo pag-aaral mo, iniwan mo trabaho mo, nag-full-time ka. Tapos, nag-aaral ka uli ngayon, nag-trabaho ka uli ngayon. Kailangan ba talaga makaka-breakthrough? Narinig natin yan. Hindi ka nagbibigay ng tithes, hindi ka nagbibigay ng first fruits. Kailangan ba talaga makaka-breakthrough? Lagi natin naririnig yan. Atin ka ng atin, lagi ka namang sinasaway. Pero walang nangyayari sa buhay mo. Kailangan ba talaga makakaroon ng breakthrough? Di ba? Amen po ba? Amen. Di ba lagi natin naririnig yan? Almost every Sunday naman, umaatin ka. Pero walang breakthrough. Hindi ka nakaka-breakthrough. Kailangan ba talaga makaka-breakthrough? Lagi natin naririnig yan sa maraming Kristiyano.
Lagi natin narinigin, lalo na sa matatagal ng Kristiyano at mga leader. Amen? Amen po ba? Tanungin mo kaya katabi mo, kailan ka makaka-breakthrough? Pinasaliguro mo, nasa harapan mo, kailan ka makaka-breakthrough? Sino rito talaga ang pag tinuro mo yung totoo, hindi magagalit? Sino? Taas ang kamay. Kagaya nung nakaraan, may nagsabi sa akin, bakit po pinapahintulutan ng mga magulang na may mga naglilibid? May lumapit sa akin, lalaki. Pag may nagsabi sa akin, lalaki, hindi ko na sabihin kung sino siya. Pero taga-Kingdom of Jesus Fellowship siya. Pagkatapos ng lalaking ito na sabihan ako, may isang babae na naman ang lumapit na naman sa akin after na preaching ko. Bakit po napapahintulutan ng mga may mga naglilibid? At ito ang sabi ko sa kanila. Gusto niyo bang marinig yung sinabi ko sa kanila? Dalawa lang yan. Dapat, hindi niyo sa akin sinasabi yan, dapat sinasabi niyo sa mga naglilipin. Dinidirekta niyo na sila, yun ang number one. Kilala niyo naman yun ng mga naglilipin, di ba pakausapin, pinasabi mo pa sa akin. Yun ang number one. Number two, tingin po kayo sa akin. Number two, kapag tinuro ko yan, dalawa lang yan. Nakikinig pa ho ba kayo? Dalawa lang yan. Itong mga naglilipin, magpapakasal na yan. Amen. Or, magagalit sa akin yan at hindi na yan natin. Tama o mali? Dalawa lang yan. Dalawa lang yan eh. Oh. Nakikita mo hindi pala tama eh. Eh, ikaw sabi mo na sila, huwag na ako. Amen po ba? Hmm. Kasi para ako si Freddy Aguilar, ako ang nasisisi, ako ang nasisisi, ako ang laging napapagalitan. Nakikinig po ba tayo? Sa pangalawa, pag tinuro ko yan, dalawa lang yan. It's either magalit sa akin yan, o hindi na atin yan, o magbabago yan, at magpapakasal na yan. Ngayon, pwede kong baguhin ang mensahe ngayon. Ang tanong ko, gusto nyo bang ituloy ko ang pangangaral ko? Sino ang gustong, sino nagsasabing tuloy? Sino bigaw ng malakas? Tuloy! Tuloy! Yeah. Nagpapabuti ng nagpapaalam. Nagpapabuti ng nagpapaalam. Breakthrough. A sudden change from defeat or being stagnant to victory. Yan ay biglang pagbabago mula sa pagkatalo o sa isang buhay na hindi naman umaatras, hindi rin sumusugod, nasa gitna lang. Nung yung mga playing safe, nasa gitna lang. Mga playing safe. No? Spiritual breakthrough or breakthrough, I'm talking about spiritual breakthrough. Pero ito rin ay applicable sa lahat ng uri ng breakthrough. A sudden change from defeat or being stagnant or having a stagnant life into victory. Amen. Tahimik kayo, ulo, tahimik kayo. Talaga ba gusto nyo ituloy ko yung pangangaral ko? Yes! Pakilakas ka, sabigaw nga ng tuloy! Tuloy! Okay, tuloy ko. Acts 9, makikita natin sa Acts 9, balikan natin ulit yung text natin. No? Oo, di ba? So, huwag na natin, sige, huwag na natin puntahan yung Acts 9 na yun. Kasi, baka ano tayo eh. Number one na siguro tayo, number one. Number one, no change despite of continuous instructions. Number one pa lang, mamaya na yung number two. Number one pa lang. Masyadong exciting. Number one, no change despite of continuous instructions. Ayan. Sasawayin mo ulit. Paulit-ulit na pagsaway. Sa pag sinabi mong ihiwalay ang puti sa tikulor,
parehas pa rin nilalaban. Yung puti, nagiging pula. Yung green, nagiging puti. Tuturuan mo ng tamang paglalaba from light colors to dark. Pero pag talikod mo, pinagsama-sama na. Or from dark colors to light colors. Nagiginig pa ho ba tayo? Pag sinabi mo umupo sa harapan, sa likod pa rin umupo. Kahit milyong beses kong sabihin umupo sa harapan, sa likod pa rin umupo. At napakaraming reasonings, excuses, and alibis. Ang tanong ko, itutuloy ka ba ito o hindi na? Tuloy! Lakasan ninyo, tuloy! Tuloy! Amen! Kinik ng kinik! Dalo ng dalo, pero walang nangyayari. Paulit-ulit lang, sabi nga nila sa Bisaya, amaman gihapon. Laging nandito sa talo ng mamamuhay, hindi makahakbang. O kaya naman, hindi naman talo na, nandito lang, lagi na nasa gitna, hindi makahakbang pat patalikod, hindi rin makausog. Nakikinig po ba tayo? Sa kabila ng paulit-ulit na sinasabi ang mga bagay-bagay, huwag maingay, maingay pa rin. Pag sinabing tahimik, maingay pa rin. Pag sinabing huwag magkalat, nagkakalat pa rin. Yung lagi nang sinasabi, paulit-ulit na nangyayari at paulit-ulit na nagkakalat. Pag sinabi mo mag-special number kayo para yung mga boses ninyo ay magamit para sa pangalan ng Diyos at maparangalan ang pangalan ng Panginoon at magamit kayo para ma-bless yung mga tao. Pero ang gagawin, pag-special number rin yung mga hindi nakahanda at nagkakalat lang. Nakikinig pa mo ba tayo? Magpo-full time, lalabas. Magpo-full time, lalabas. Magpo-full time, magkatrabaho. Magpo-full time, mag-aasawa. Magpo-full time, mag-aanak. Paikot-ikot lang. Wala na eh. Itutuloy ka pa ba o hindi na? Lord! Talakpakan natin si Lord. Misa sinasabi naman yung mga bagay-bagay. Ang liwa-liwanag naman, very clear naman. These are the rules and regulations. These are the patakarans. We have to do this and we have to do that. Nakikinig pa ho ba tayo? Proverbs 29 verse 1. Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Sa kabila ng paulit-ulit na saway at nagiging pasaway pa rin o pasaway pa rin, isang araw parurusahan, wala nang remedyo. Proverbs 29 verse 1. Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang isang tao raw na paulit-ulit na sinasaway, paulit-ulit na sinasabihan, paulit-ulit na binibigyan ng instruction, isang araw daw may parusa dyan, wala nang remedyo. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi nga ng isang kabataan, ako, kahit na anong mangyari sa buhay ko, mahal ako ng tatay ko. Pinag-aaral ako ng tatay ko. Kaya may back-subject ako, pinag-aaral ako ng tatay ko. At dumating yung time muling, at may back-subject siya, mag-aaral pa rin siya. Sabi niya, tatay, mag-aaral ako. Sabi ng tatay niya, huwag kang mag-aaral, stop ka. E tao pa ho ba rito? Nagsama na yung tatay niya. Alam mo ba na ang Diyos nagsasawa din?
Pagkatapos nito, lahat tayo, breakthrough! Sabihin mo sa katabi mo, pagkatapos nito, lakasan mo, pagkatapos nito, breakthrough ako! Amen. Palakpakan natin si Lord. Alam mo, aanihin mo yung maraming dumadalo. Aanihin mo yung mayayaman ang dumadalo. Aanihin mo yung maraming naglilingkod. Aanihin mo yung maraming pera at napakaganda ng church nila. Pero makikita mo naman, walang magbabago. Aanihin mo yun. Amen po ba? Hindi tayo dumadalo para lang mapagpala. Hindi tayo dumadalo para lang gumaling at tumanggap ng himala. Tamang lahat yan eh. Pero dumadalo tayo para mabago. At paano tayo mababago kung hindi natin maririnig kung ano ang totoo? Minsan natanong-tanong tayo. Okay-okay po yung mukha ko? Ay, may blackheads ka. Sobra ka naman. Tatanong-tanong ka po. Sinabi sa'yo totoo, galit na-offend ka. May tao pa ho ba rito? Ano ang sabi ng Bible, John 8, 31-32, pakilisan na lang ninyo. If you continue in my words, you are my disciples indeed. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung kayo ay magpapatuloy sa aking mga salita, kayo ay tunay kong mga alagad, malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nahihinig pa ho ba tayo? Whoever remains stagnant after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang paulit-ulit daw na sinasaway at nananatiling pasaway, darating ang panahon, mapapahamak siya, mapaparusahan siya, wala nang remedyo. Pakisabi natin, breakthrough! Nakasan ninyo, breakthrough! Tayo kaya tayo, tayo. Tayo, sige po. Tayo. Sabihin natin, breakthrough! Nakasan ninyo, breakthrough! Pinanampanampak natin. Pwede ka namang umating ng umating kada Sunday eh. Na nakaupo dyan, walang nangyayari, walang pagbabago. At tuloy, makikita naman ng mga kapapangkapamilya mo yan eh. Makikita ng classmate mo, makikita ng kapitbahay mo, makikita ng mga kaopisina mo yan, nakikita nila, umating ka pero wala kang pagbabago. Nakikita ka ng mga kapatiran dito, wala kang pagbabago. Gusto niyo yun? Para ang rebulto ni Jose Rizal dyan. Hindi dyan, pero wala, hindi buhay. Wala. May tao pa ho ba rito? So, kinakailangan ay pagbabago. Amen po ba? E si Apostle Paul, nagbago talaga. Nakita natin eh. Takang-taka nga sila eh. Hindi ba ito yung ano? Nagpapakulong sa atin, meron tong letter kami pang from the Cyprus. Eh ngayon, ikasama na natin, sabi ni Apostle Barnabas, hindi pa siya apostle at that time. Oo, kakampi na natin siya. Ganun. Ako mismo, tuwang-tuwa ako eh. Pag nakakakita ako ng mga nagkakaroon talaga ng breakthrough sa buhay, tuwang-tuwa ako talaga. Hindi lalo na ang Diyos. O aminin natin yung mga guru ninyo, pag nakita ng bago ka, tontuwa ang guru ninyo. Tama, mali. Kayong mga magulang, pag nakita niyo yung mga anak niyong nagbago, di ba tuwang-tuwa din kayo? Ang saya-saya ninyo. Kaya hindi sapat ang makinig. Hindi sapat yung dumalo, hindi sapat yung sinasabay. Ang tanong, nagbabago ka ba? Yun ang tanong eh. Number two. Stagnant. Ay sabi na, stagnant. No?
Nasakit na lang. Nasakit na lang yan. Hindi umatras, hindi rin sumusugod. Nasakit na lang. Mas mabuti na ito. Ayoko umatras, baka matalo ako rin. Ayoko rin sumugod. No? Kasi baka matalo rin ako eh. Nasakit na lang palagi. Para maunawaan natin, ito yung mga pangyayari sa buhay ni King Saul ng Old Testament, pati ng mga armies niya. Ito yung mga Philistine armies. Ito yung mga Israelite armies. No? Hindi makaalis sa line of defense, sa linya ng defense, ang mga Israelita, hindi makaalis. Hindi rin sila makasugot. Hindi rin makasugot. Hindi rin makakrossover. Ganyan ang maraming tao, ganyan ang maraming Kristiyano. Nag-aaral. Pero hindi nag-o-honor. At least nakapasa. Pero at least, hindi pa rin maganda yun. At least. Hindi pa rin maganda, at least, di ba? Mas maganda nag-o-honor ka, di ba? Amen po ba? Mas maganda na sa top ka, di ba? Hindi at least. Hindi ka nababago ah. At least dumadalo. Kahit hindi nababago, at least. Merong at least. Alam mo ba sabi ng at least sa Tagalog? Least. Eh, maliit pa rin yun. Kaya, naghahamon ng mga Israelita, naghahamon ng mga Philistines sa pamumuno ni Goliath, nakadepensa naman ang mga Israelita. Yan ang problema, hindi makakrossover. Hindi makalabag. Ako gusto kong maglipot sa Panginoon. Gusto, pero hindi naglilipot. Gusto kong magigapo, gusto kong mag-perseverance, pero hindi nagagawa. Gusto kong magdala ng mga kaluluwa, pero hindi makamagdala ng mga kaluluwa. Gusto kong magpastor, gusto kong magpastor, gusto kong ipulpil yung calling ko, pero hindi magawa. Nakikinig pa ba tayo? Gusto kong bumalik sa paglilipot, pero hindi ginagawa. Hindi makakrossover sa line of defense. Kaya nga matagal ko nang pinapakantan, mga nagdaang week pa, mabuti kinanta na ngayon. Ang buhay ko at buhay mo'y paganda ng paganda.